So what's up na naman sa inyo mga master? So today's vlog mga master, no, mayroon tayong gagawin dito. Si laptop, papalitan natin to ng SSD. So papalitan ulit natin siya ng Kadi. Tapos meron tayo ditong USB slim portable optical drive. So ituturo ko sa inyo kung paano pang setup nito. Tsaka ito yung kailangan natin si SSD, no? So ang gagawin natin dito mga master, tatanggalin natin to si DVD-ROM drive, tapos dito natin siya ikakabit sa slim portable optical drive, no? Para hindi masasayang yung DVD-ROM nyo. Tapos tong si SSD para bumilis yung laptop natin, kasi gagawin natin dito na natin ikakabit si Windows, tapos yung si HDD gagawin natin secondary siya mga master. Bali dito natin siya ikakabit sa Kadi na to. So ang Kadi na to ay slim 9.5 mga master, yan. So tara, umpisa na natin mga master. Panoorin niyo lang tong buong video na to para matuto kayo. Kung hindi ka pa nag-subscribe kay Master pala, subscribe ka na. Hit mo rin yung notification bell para updated ka sa video ni Master, yan. Umpisa na natin mga master. Tatanggalin muna natin si HDD. Ayan. Try muna natin si laptop. Tanggalin natin tong battery. Kasi nasa loob siya, no, mga master. So gagawin natin primary to si SSD para mas maganda yung setup. Tsaka para mas mabilis. Tapos ito namang HDD, gagawin natin secondary to mga master. So, yan, buksan natin. Yung tigas. Ha. Yun. So kung mapapansin nyo mga master, yung HDD nandito siya, no. Ito si HDD. So tatanggalin natin 'to. Yan. So ganun lang pag tanggal niya. So ito na yung kakabit natin. So ito na yung SSD. SSD pala mga master. Yan. So ang SSD na to ay NetApp 128 GB. So ikabit natin siya dito. Madali lang mag setup nito mga master, no? Sa panoorin mo lang tong video na to para matuto ka. Yan. Salbak niya na dito yan. Siyempre, kapag ka nagpalit ka nito mga master, need natin itong ma-reformat kasi wala itong program. Bakante pa to, no? So, yan. Tapos, tatanggalin na natin si DVD-ROM drive. Dito na tayo sa next step. So tanggalin natin yung tornilyo ng DVD-ROM. Ayan, tanggalin natin yung screw. May screw to na isa dito. Nalinman dito sa dalawa. So yan mga master, hinugot na natin siya, no. Bali ito, ililipat na natin to sa USB slim portable optical drive, no. So ilipat natin yan mamaya mamaya master. I-reformat muna natin to si
Laptop. So, mali pala. Kabit muna natin tong HDD pala sa kadi. Ayan. So, kabit muna natin si... Para isang setup na lang tayo, sasalpak na rin natin si HDD sa secondary. Bali, ito yung pwesto ng DVD-ROM drive. Tapos dito natin isasalpak si HDD. Yan. So, napakadali lang mag-setup na ito, mga master. So, ito yung tornilyo ng... Yan yung tornilyo ng... kadi, no? So, may apat na tornilyo to dito. 1, 2, 3, 4. Kakabit natin yan para save si HDD. Ayan. So, tapos yung lock dun sa DVD-ROM drive, kakabit natin dito sa lock din. Pasok rin yan, mga master, kasi iisa lang yung sukat niya. Yun o. Ano yung pwesto na ito? Testing natin yun, pag ganun. Medyo maliit yung butas niya, no? Pero pasok pa rin yan, mga master. So, yan. So, yan, mga master, na na-fix na natin si kadi dito sa kabila. Tapos, kinabit na rin natin si SSD. So, balik na natin yung takip. I-po-format na natin to, mga master, no? Habang pino-format natin to, tuturo ko sa inyo yung paano pagkabit ng optical. So, para hindi masayang DVD-ROM drive nyo, mga master, no? Kakabit natin siya sa optical drive. Motor, mga master. Panira ng vlog. So, yan. Tornilyo na natin, no? Yung battery. So, habang pina-format ito, mga master, papakita ko sa inyo kung paano pagkabit nung DVD-ROM. Siyempre, tinanggal natin para hindi sayang to. Kakabit natin siya dito sa USB Slim Portable Drive, na mga master. So, yan, mga master, nakabit na natin. I-reformat na lang natin si laptop, no? So, priority natin, syempre, kung naka-USB tayo, ipa-priority natin sa BIOS. Punta tayo sa F10. So, try natin sa F10. So, syempre, yung priority nyo dyan, si
HDD, no, ma master. So, punta tayo dito. Boot option. Boot order tayo, ma master. So, i-first boot natin si, ano, si USB. Para siya yung babasahin agad. So, yung pagpalit niya, nakalagay doon, change values, F5 to 8, F6, no? So, F6, F5. So, yan. So, naka-first boot na si USB CD-ROM drive. Try natin. Ito, priority natin. Si USB hard drive tayo. F10 for save. Yan. So, check natin kung didiretso na siya. So, yan. Dumiretso na siya sa Windows 10. Ngayon, papakita ko na sa inyo mga master kung paano pagkabit ng DVD-ROM drive. Sa optical naman tayo, mga master. Dito tayo magpo-focus. Yan. So, buksan na natin to. Yan. So, ang tatak nito ay Shaolu. Para hindi masayang mga DVD-ROM drive natin, dito na natin siya sasalpak. So, madali lang siya. So, ito yung DVD-ROM drive natin, mga master. Ito yung socket niya. Tapos, sasalpak nyo lang siya dito. Yan, oh. Ganun lang siya kadali, mga master. Tapos, kakabit natin to dito. Yung lock na ito, pa-slide, mga master, no? Yan. Tapos, tutornilyo na lang natin ang dalawa dito. So, dalawa yung tornilyo niya sa likod. Ito yung tornilyo niya. Bali, dalawa yung socket na ito, mga master. Isa sa power cord. Isa sa data connection, no? I-screw na natin. So, madali lang to, mga master. Sobrang dali lang, no? So, yun, mga master, oh. Ganun lang kadali. Okay na siya. So, hintayin ko na lang itong matapos ma-format yung laptop, no? Papakita ko na lang sa inyo pagkatapos na siya. Kung babasahin ba ito si DVD-ROM drive. So, ayan mga master, natapos na natin i-format si laptop. So, ginawa natin primary si SSD. So, si SSD ay 128 GB. Tapos, si HDD naman ay 640. So, nasalpak na rin natin itong ano natin, DVD-ROM drive. So, testing natin. So, ito yung power cord, mga master. Ito yung data cable. Check natin kung babasahin na siya. So, ang purpose natin dito, mga master, para hindi sayang si DVD-ROM drive, no? Para hindi may stock. Yan. Yun. So, lagyan natin ng CD. Sigin natin siya dito sa my computer kung babasahin na ba. So, yun mga master, binasa na si DVD-ROM drive, no? Nabasa niya yung Microsoft Office ko. So, yun lang mga master, no? Kung nagustuhan mo itong ginawa natin, master, comment down below ka lang dyan sa baba.
Kung hindi ka pa nagsusubscribe kay Master, subscribe mo na siya, no? Hit mo rin yung notification bell para updated ka sa bagong video ni Master. Salamat sa inyo lahat, mga Master. Peace out.